Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa Cognitive Development Theory ni Mr. John Pijay. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang muli sa Cognitive Development Theory ni Mr. John Pijay. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay karugtong lamang ng nakaraang talakayan. Tara't atin ang simulan. Adaptation. Adaptation describes how children update their current cognitive organizations and schemas with new information. Adaptation ang tawag sa isang proseso na kung saan ina-update o dinaragdagan ng isang individual yung mga nauna na niyang kaalaman. Adaptation takes place in two ways. Ang una ay assimilation at ang pangalawa ay accommodation. Assimilation. Assimilation describes how children incorporate new information into existing schemas. Ibig sabihin lang dito is, yung isang individual, ina-add niya lamang doon sa nauna niyang kaalaman yung bago niyang mga natutuhan. Kumbaga, pinagsasama lang niya yung old information at new information. For example, a child refers to dogs as wolves. When they see a cat for the first time, they refer to the cat as a wolf too. Dito sa PowerPoint, nagbanggit ng isang halimbawa. May isang bata na nakakita ng isang aso. Kung ilalarawan natin ang isang aso, ito ay hayop na may apat na paa. Ito ay kanyang tinawag na whoops. Makalipas ang ilang araw, nakakita yung bata ng isang pusa. Kung i-describe natin yung pusa, isa rin itong hayop na may apat na paa. Para sa isang bata na wala pang idea tungkol sa pusa, tinawag niya itong whoops kasi kinumpara niya ito dun sa aso na nakita niya na may apat na paa rin. Ito ay assimilation kasi same knowledge yung ginamit niya. Ibig sabihin, kinumbine niya lang yung nakita niya doon sa una na niyang kaalaman. Ang unang idea niya, ang isang hayop na may apat na paa ay whoops ang tawag. Kaya nung nakakita siya ng panibagong hayop na may apat na paa rin, tinawag niya rin itong whoops. Ito ay assimilation kasi dinagdag lamang niya yung natutuhan niya doon sa una na niyang natutuhan. Kumbaga, pinag-combine lang niya. Nung una na nakakita siya ng hayop na may apat na paa, tinawag niya itong whoops. Kaya nung sumunod na araw na nakakita ulit siya ng hayop na may apat na paa, tinawag niya ulit itong whoops. Next way ng adaptation ay tinatawag na accommodation. Accommodation describes how children adopt their cognitive structures to match new information in the world. Kapag sinabi naman nating accommodation, ito ay bagong kaalaman na. Hindi na ito dinadagdag lamang doon sa naunang kaalaman. Ibig sabihin, itong bagong kaalaman na mismo ang ginagamit at ina-apply dito sa mundo. Continuing with the previous example, the child realized that dogs and cats are different. The child updates their cognitive schema of the world and now refers to cats as cats and dogs as wolves. Para mas madaling maunawaan, gagamitin natin yung halimbawa rin kanina. Kapag accommodation na ang process ng adaptation, ang mangyayari is hindi natatawaging wolves ng bata yung cat, kundi tatawagin niya na itong cat. Kumbaga, ia-apply na niya sa mismong mundo yung bagong natutuhan niya. No need to add doon sa unang schema. After ng assimilation at accommodation, dadako na tayo sa equilibrium. John Pijay's background as a biologist influenced some of his work, notably the concept of equilibrium, which resembles homeostasis. He posited that children's cognitive processes are aimed toward equilibrium. When children learn new information that is at odds with their current schemas, they are in an undesirable state of disequilibrium. Para kay John Pijay, dapat lahat ng kaalaman ay toward equilibrium.
Ito ang link ng aking naging source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Humihingi ako ng pasensya sa ingay, background noises na naririnig nyo habang tinatalakay ko ang ating paksa. Sana hindi ito maging sagabal sa inyong pagkatuto. 5 important concepts in John PJ's work. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!